Kamusta mga kabip-bip? Sa tingin mo ba ay tama ang ginawa nilang pag-tow sa motor? Pero bago ka mag-react, alam mo ba muna kung ano ang tamang procedure sa pag-towing? Yan ang tatalakayin ko sa video na to. Kaya naman, kung gusto mo itong malaman, panoorin mo lang to. Hindi lingid sa ating kaalaman na ganito ang normal na buhay sa Metro Manila. Matrapik, madaming sasakyan, wala halos galawan. Ayon sa annual report ng LTO noong 2019, ay umabot na sa mahigit 3 million ang registered vehicles natin sa NCR pa lang yon. Kung hindi nyo po alam ang NCR, yan po mismo ang Metro Manila. So ganyan po kadami ang bumabiyahe sa ating mga kalsada. At take note, wala pa dyan yung mga unregistered vehicles, mga bicycles at mga e-bikes. So syempre, kasama din sila sa gumagamit sa ating kalsada. Kaya huwag na kayong magtaka kung bakit madalas traffic. Ayon pa nga kay Waze, ang Metro Manila ang pinaka-worst traffic sa buong Southeast Asia. Ang iba pa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng traffic ay ang obstruction at illegal parking. At alam natin na hindi lahat ng 3 million vehicles na ito ay may sariling parking. Kaya naman gumagawa ng paraan ang mga ahensya ng ating gobyerno, especially ang MMDA, para maiwasan ang traffic. Kasi ang maaaring solusyon ay ang pagdaan sa mga alternate routes. Pero kapag ang mga alternate routes ay puno ng obstructions at illegal parking, nagiging cost din ito ng traffic. Kaya naman madalas ang nagiging operation nila sa mga ganito. Ito nga ay ang paghuli, or pag-ticket, or pag-towing sa mga lumalabag dito. Pero alam mo ba na may tamang procedure para dito? Naglabas mismo ang MMDA for transparency para dito. At yan na nga ang isishare ko sa inyo. Ayon sa MMDA, kapag ang driver ay present sa mismong time na ginagawa ang operation, hindi dapat ito ang iyong sasakyan, kundi dapat ay bigyan lamang ng ticket na attended illegal parking. Kung may driver yan, huwag nyo ito, tikitan nyo ng illegally park or obstruction. Binanggit ko din ito sa isa kong video. Idagdag ko na din na kapag ang driver ay nasa loob ng sasakyan at umaandar ang makina, pero nakahinto siya sa hindi tamang paradahan, ang violation dapat ay obstruction at hindi illegal parking. Kasi ayon naman sa LTO, ang sasakyan ay nakaparada or nakapark kung nakatigil lang matagal at patay ang makina. Ngayon naman, kung sakaling wala ang driver sa mismong operation, pwede nila i-tow ang sasakyan. Pero bago nila yung gawin, ay kailangan muna nilang bumusina ng 5 times sa loob ng isang minuto para ma-alert yung owner. So baka akala ng iba, 5 minutes yun. Hindi po, kundi 1 minute lang, pero 5 times na bubusina ang gagawin. And then, kapag hindi pa din lumabas ang owner, another 5 times na bubusina ang gagawin, sa loob ulit ng isang minuto. Kapag hindi pa din lumabas ang owner, itutow na nila to. Take note lang na oras na maikabit na yung pang-tow at dun ka palang lumabas, hindi na po pwedeng tanggalin yon. At isa pa sa napakahalagang note, ay dapat mayroong enforcer na present habang ginagawa ang operation. So hindi po pwede na towing crew lang ang magtutow sa'yo. Wala silang karapatan o kapangyarihan na gawin yon. Kaya ang ginawa ng mga to ay malaking pagkakamali at pwedeng mareklamo ng carnapping. Kasi unang-una, walang traffic enforcer. Then, wala man lang silang warning. Mabilis na nilagay lang ang motor sa tow truck. At kung papansinin nyo din, motor lang ang kinuha nila. Pero may mga iba pa na naka-illegal parking din. At isa pa, ay wala man lang silang inabot na any notice or ticket para malaman na may-ari na na-tow or na-impound ang motor niya. Isa ito sa responsibilidad ng isang traffic enforcer. Kaya dapat, meron talagang enforcer sa towing operation kasi siya ang magbibigay ng notice or impounding ticket sa may-ari ng vehicle. At ang enforcer din ang pwedeng matanungan para ma-verify mo na legit ang operation. Bukod sa mission order, ay pwede mong tignan kung ang towing truck ay accredited ng MMDA at LTFRB. Kasi mga yellow plates din po mga yan, kagaya ng mga buses at jeeps,
meron din po silang prangkisa na mag-operate. Kaya pwede mong i-check kung koloro ba sila. Dapat ay meron silang stickers at mga papeles. Pero kahit ang pinakapalatandaan mo lang dyan ay kapag walang kasamang traffic enforcer, kapag mga towing crews lang ang nag-ooperate, maging alerto ka na. Dapat din mga naka-proper uniform sila, lalong-lalong na yung mga towing crews. Hindi dapat naka-shorts or naka-tsinelas. Hindi din pwede na sumakay sa loob ng sasakyan ang towing crew para i-drive ang sasakyan mo. So bawal na bawal po yan. Kapag nagkaroon ng damage dahil sa pagtutow ng iyong sasakyan, towing company po ang responsable dito. Kaya dapat ay magbibigay din ng technical inspection report kung saan nakalagay ang mga mahalagang impormasyon at kondisyon ng sasakyan bago ito na-tow. Kapag alinman sa mga to ang hindi nasunod, ay pwede po ninyong i-report sa MMDA Hotline 136 or sa 8888. Mas maganda kung meron kayong picture or video ng pangyayari. Maglalagay din ako ng mga reliable links sa description na galing mismo sa MMDA at LTO para pwede ninyong basahin at panoorin para mas maintindihan ninyo ang tamang towing procedure. Pero gusto ko lang sabihin na huwag maging pangit ang tingin natin sa mga towing trucks, enforcers, at operations. Kasi hindi lang illegal parking ang ginagawa nila, kundi pati na din kapag may nasiraan o nagkaroon ng aksidente. Sila po ang tumutulong at naglilinis niyan. Kaya malaki ang papel nila sa kalsada, kahit noon pa man ay ginagamit na sila. Tandaan natin na kung sa tamang parkingan ka paparada, ay hindi mo mararanasan ang anumang aberya kagaya ng pag-towing. So huwag niyo po laging isisi sa gobyerno o towing companies ang hindi nyo nakikita na pagkakamali ninyo. Ang madalas kasing nangyayari ay pabalik-balik lang yung mga nag-i-illegal parking. So syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon ay likely nilang wawarningan ng gobyerno. Kailangan din nila na magigpit at ipatupad ang batas. Dahil pabalik-balik ka at makulit ka, meaning hindi umuubra sa'yo ang tamang procedure. So syempre, dapat kailangan masampulan ka para matuto ka. Pati na din yung iba pang makukulit na pabalik-balik. Sa clamping naman, walang available na proper procedure sa internet. Pero siguradong hindi ito nalalayo sa procedure ng MMDA dahil national rule ang sinusunod ng MMDA. Mas uso kasi sa mga LGUs yung pagka-clamping. Pero madami ako nakikita na videos na hindi tama ang ginagawa. Ang problema kasi, madaming enforcers na hindi din alam ang batas o tamang procedure. Katunayan, alam din ito ni Colonel Busita. Siya po ang founder ng Rider Safety Advocates of the Philippines. Yung dinadanas ng mga riders, ang daming enforcer po na wala namang alam. So, kawawa itong mga riders. Madalas, itong mga enforcers ay sumusunod lang sa utos ng nakakataas nila. Pero sana, yung nakatataas, ipaliwanag sa mga enforcers nila yung tamang procedure. Pinakadabes, maglabas sila ng kopya ng procedure para sa public viewing for transparency, kagaya ng meron sa MMDA. Pero kagaya ng sabi ko kanina, para hindi ma-experience ang ganitong aberya at hindi na makipagtalo sa iba na wala lamang ding alam sa batas, madalas ang iibento ng sariling batas, pinakadabes ay pumarada po tayo sa tamang paradahan. Gumawa po kayo ng paraan kung saan pwede pumarada. Uso po ngayon ang nagpaparenta ng bakating lote nila. Ginagawang paradahan. Siyempre, babayaran mo na lang sila per month. Kasama po sa pagiging responsabling driver ang pagkakaroon ng maayos na paradahan. Okay, hanggang dito na lang po muna. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. Huwag niyo po kalimutang i-like at i-share to at i-follow niyo na din ako sa mga to. Happy happy birthday nga pala kay Dylan Aguas. Until next time mga kabib, magabang lang at mag-subscribe.